Day tayo ngayon, no? Good morning uli, good afternoon, good evening sa uli sa inyo. Update ko kayo about doon sa Shenron na in-experimento natin last time. Oh, diba? Nag-experimento tayo. Napanood nyo na ba yung video na yun? Na ginawa natin, yung sabi natin, new way ng pagpo-propagate ng Venus flytrap. So, paano naging new way yun? Kasi dati, pa nagpo-propagate tayo, ina-uproot natin yung mga yung plants, no? Tsaka natin inahati, dinidivide yung leaf o kaya didivide natin yung rhizome. In this case, hindi na natin sila in-uproot, no? Saan sila nakatanim, doon na natin sila hinati. So tulad nito. Ayun, diyan ko na 'yan hinati. I-zoom ko para makita. Ayan. So dito ko na siya hinati. At dito na rin tumubo yung mga new growth niya. So, ibig sabihin, successful yung ating propagation. No, di ba? Sabi nga, virtual club. So, anyway. So, successful. No? Ang nagustuhan ko dito sa bagong way natin na pagpo-propagate ng Venus flytrap, eh hindi na natin naabala yung halaman na ihatiin or divide, no? At nakita ko na hindi siya ganun kaliit, lumiit yung traps niya. Compared doon sa in-uproot natin, naliit diba yung traps, no? Kasi bakit, anong dahilan nun? Siyempre, dahil magbabago ulit sila ng root system. Bagong root system, mas maliit siyempre yung traps na lalabas. O, dito, dahil na-retain nyo yung root system niya, yung mother plant or yung main growth ay hindi liliit yung traps. Kung liliit man, hindi ganun kaliit. No, mas mapapansin nyo yan sa petiole niya. Mas ninipis pero mas malaki yung picture, yung traps. No? So, kaya okay rin to. No? At iba pang dahilan nun, no, yung rhizome ng old growth ay hindi mabilis natutuyo. Kasi nga nakatago pa rin siya doon sa main growth point, no? So ayun yung isa sa mga advantage na hindi na inaalis, no, yung plants doon sa pagkakatanim. Hinahati na lang natin, no? So meron ba sa inyo hindi pa nakakapanood noon? Kung hindi niyo mahanap yung video, no? Ano gagawin tayo ngayon? Dahil successful yung ating propagation last time, mahanap tayo ng mother plant. At pwede nating bawasan. No, nakikita ko parang ito, maganda, no? Nakakahinayang, no? Pag ganyan kaganda na yung plants mo, nakakahinayang hatiin. Sabi nga ni Sir Alvin. Ayan na lang natin kasi para makita natin yung laki ng plants. Kaya lang, dito kasi ngayon, gusto ko ipakita sa inyo kung paano yung ginawa ko. Although mapapanood nyo naman sa ibang video yun. Para naman sabihin nyo na totoo yung sinagsasabi ko sa inyo na effective talaga. Gagawin uli natin sa plants na iba. Ayan nga, nakakahinayang. Ganda-ganda eh. I-divide ko. Pero ito, gawin natin. So, kita nyo yan. Down nyo lang yan. Tapos hati. Ayan. So, ang disadvantage lang na itong ginagawa natin na ito. Yan nga, mayroon tayong mga butol dyan na hindi ganun kaganda. So, syempre, matutuyo yung mga napatulan natin ng rhizome. No, yung mga traps na yon. Pero, ang maganda nun, tulad na ito yun, matutuyo yan. Yung mga rhizome syempre na wala ng connection. Pero maganda yan, yun nga, tutubuan ng mga new growth, no? To support, no, yung ating plant, nakaka-propagate pa lang. Parang gusto ko siyang lagyan ng ito, pure sphagnum moss. Kasi nga, mainit ngayon eh. Lagyan ko siya ng pure sphagnum moss dito sa taas para mas magiging malamig.
Ayan, nilagyan ko dyan kasi ayan o. So ito yung dati kong pinropag ito. Ayan na yung growth niya sa ilalim. So compare sa ating ibang ginagawa dati na ina-upload natin, ito nga nakaano na, nasa nakatanim pa rin. So medyo parang palpak lang tong eh, hindi naman palpak. Okay naman pala. Ayan. So, sabay-bayan natin yan kung anong mangyayari sa kanya. So, di ba ang ganda ng ano ngayon, Shenron? Ayan. Kung gusto ng mga mother plant ngayon, sabihin niyo sa akin, presyo natin. Kasi yung mga bibili niyo sa akin, kung bibili kayo Shenron, ganito yung mga ibibigay natin na size. Ayan, ang ganyan. Malalaki na rin, no? Pero kung mother plant, iba syempre yung price niyan. Kasi multiple growth point yan. Mahabang rhizome, malalaking rhizome. Ang mother plant. So, ito si Solo. Nangain ang tanso. Marunong ka na rin mag-propagate, Solo. Hindi ka dito. Bawal yan, bawal. Sabap. Diyan lang, diyan lang. Diyan ka lang. Bawal ka dito. So, ayan, pag may mga laga kayong hayop or may mga bata kayo sa paligid, or, ayan nga, lagi nyo i-observe kasi yan, minsan pinapakialaman yan ng mga pwede makialam. In my case, ito, parehas yung alaga ko, bata na, ano, hayop, iparot pa, ano. Pero tinitreat na kasi namin to as parang family member, si Solo. And, no, kami rin yung may kasalanan kung bakit nakikailam yan ng sphagnum. Kasi ang nesting materials na ginamit ko dito is sphagnum. Kaya sanay siya sa sphagnum. So ako rin ang may sala. Bakit siya mahilig maghalongkay ng mga plants. So ayun yung ano, update sa propagation natin ng ating Venus flytrap. So yun. So yun lang ha. Ayun lang muna. Bye-bye.